When did you get your ballot, Ma'am Michelle? May backstory po yan kasi po nag-apply meron po kaming ano, meron deadline na binigay yung COMELEC para dun sa mga nag-change ng address. Okay. So nakaabot naman po kami sa deadline. Unfortunately, hindi po nila inaccept yung ano namin, request namin. Hindi namin alam kung bakit. Sabi nila hindi na daw po enough yung time namin. Pero we still have few days before the deadline, but still hindi nila in-acknowledge yung ano namin, change address. But then, so ang ginawa na lang po namin, pinuntahan namin yung previous na yung address na bahay. Okay. And yesterday lang po namin nakuha yung ano. So ibig sabihin nun, Ma'am Michelle, yung balota po ninyo, pinadala doon sa former address ninyo, at yes, yung po. At yung nakatira doon ngayon ay tinanggap naman niya. Tama ba? Yes po, kasi Filipino rin naman po. So, okay. At saka nasa mailbox pa po nung napuntahan namin kahapon. Hindi pa nila alam sa mailbox. Buti na lang, buti na lang. Yun nga po. Okay, so kailan po yon? Kailan nyo po na-retrieve yung inyong balota? Kahapon po. Nung pagpunta kahapon namin sa previous address, nakuha na rin namin. Okay. And have you mailed it back? Paano nyo po ba pinadala yung balota ninyo? Binalik nyo ba via mail or in person? Through mail po. Kasi nandito po kami through sa mail. Auckland and our embassy is in Wellington. So we send it through mail. Ah, okay. And wala namang kayo napansing kakaiba dun sa balota po ninyo? Wala po. Medyo nabasa lang siya ng konti ng ulan. Yung, kasi mayroon po siyang brown envelope. And yes, then inside the envelope is the ballot. So yeah, hindi naman po na damage yung ano, yung ballot mismo, yung nabasa lang yung envelope, no? But not the ballot. Yes, so parang Danny. Yeah, oo. So no, ngayon nung nakita mo yung balota, ano yung sabi mo, yung napansin mo, may napansin ka na isa sa mga pangalan ng kandidato wala doon sa balota? Oh. Ay, hindi po ako yun. Meron lang pong nag-message sa akin na meron daw po silang nakita na post na yung isang presidential candidate wala po sa balota. Pero hindi po ako yung naka ano witness po noon. Complete po yung sa akin ano balota. Kompleto ang pangalan ng kandidato na pinadala sa iyo. Yes. Oo. Yes. So nung nakaboto ka na, binailback mo, no? Diyan ba dun sa lugar mo, sa Auckland ka? Gaano kalayo yung sa Wellington? Sa Wellington ba, pwede rin pumunta ka doon, personal, voting? Pwede po, pero it would take me hours, like 8 hours drive. Layo pala. Wow, malayo. Layo po. Kala mo, liit-liit lang ng New Zealand, pero malayo-layo mga distansya ang mamanihuhin mo. Pero yun po, very good naman po yung embassy natin kasi nag-provide na rin sila ng stamp envelope para po mapadala libre. Ma'am Michelle, is this the first time ka na maging overseas voter? First time po kahit sa Philippines, hindi pa po ako nakavote. Bakit po? Ano po ba ang dahilan nun? But first time ka nakaboto? Kasi po before parang wala akong makita na deserving ng boto. And nakita ko rin po parang gano'n ka dominant. Okay. Intense, intense ang interest ngayon. Nakita mo interested lahat. Bumoto ngayon. Yes po, saka nakita ko po yung hirap ng mga kababayan natin. Kaya nandun po yung heart ko na magkaroon din ng magandang buhay yung mga kababayan natin Pilipinong. So you're a first-time voter and a first-time overseas voter at the same time. Yes. Matanong ko lang, Ma'am Michelle, no? Before you left the Philippines, sabi mo nga, wala ka pang napupuso ang kandidato, no? What would have been the first election kung saan kayo dapat makaboto dito sa Pilipinas? 2010? Ano, katagal ka na ba dyan? 6 years na po ako dito. So, 6 years. Mga 2010 election. So 2016, nandito ka pa? 2016 election? Pa siya. Opo. So hindi ka nakaboto noong 2016. Okay. And you never voted in any previous election, no? Before 2016. Bata pa ata si Ma'am Michelle kasi paring Danny, mga naman noong 2010, hindi pa siya eligible voter noon. Tama po ba? 42 na po ako. Ganun po ba? Akala ko hindi pala kayo, hindi pala tayo nagkakalayo. Ma'am Michelle. Okay lang. Konti lang. So ang ibig sabihin nun to, ma'am, ano, doon po sa balota, no, pinadala sa envelope, may iba pa pahubang din pinadalang mga election materials sa doon sa envelope.
Ang meron lang po yung sticker na parang pang-seal po ng ano ng ng self-addressed envelope. So walang mga educational materials na nakapaloob dun sa envelope nyo. Instructions for example, lang po on how to fill out the ballot, yun lang po. Okay. I see. Kapag ganun po ba na, say, you're a first-time voter, no, and the first time you voted overseas, saan po kayo nagbabase ng inyong pagpili ng kandidato? Is it through the newspapers, or YouTube, or social media, or through Marites? Kilala nyo si Marites, hindi po ba? Yes po. Kilala ko po yun. Hindi po. I would, me and my husband, we did our research. Mm-hmm. Yung Vote Pilipinas po. And also, ano po rin talaga ako, nakikinig po ako sa mga debates. You follow the debates. Okay. So your husband also works with you there in Auckland? Yes po. Is he also a teacher? No po. He's a support worker for, social worker po siya sa mga aged people. For the aged. Ay, very good. Opo. Is he a Filipino? He's a Filipino. Pero is your husband a first-time voter too? Yes po. Okay, grabe. Oh, pareho sila. Ang sweet naman. First time pa sila mag-vote. So Michelle, dagdag ko lang, partner. So, ibig sabihin, sa debate, yung mga debates, sabi mo, isa sa mga pinagbabatayan nyo, di ba, sa pagpili ng kandidato. So, ibig sabihin, nakakatulong din sa inyo bilang mga OFWs na bihira din siguro na kulang sa oras, di ba, sa mga social media. Eh, malaking bagay ba sa inyo yung mga debate? Nakikita nyo yung plataforma nila? Yes po. Opo, kasi very important po sa amin yun. Kasi nakikita namin yung personality rin ng tao, how they handle yung mga questions, and joining the debates is also a form of respecting the group para rin po makilala sila ng tao. I see. So, yung sinabi mo kanina, nakuha mo naman yung mail mo, no? By mail, no? Yes, ano ba ang feedback mo sa mga ibang Filipino dyan? So far, those who have already voted, wala ba sila naging problema in terms of voting by mail? Wala naman po. Wala po. Okay. So good. Yeah. Pero yung iba, naghihintay pa rin sila ng balota nila. Yung iba, marami po. Hindi pa na nakakarating sa mailbox nila. Kayo po ba, Ma'am Michelle? Sorry, naging personal interview na ito. Okay lang po. May balak pa ho ba kayong bumalik dito sa Pilipinas na ng husband nyo? Bakasyon po. Bakasyon lang. But you are going to be permanent residents na dyan sa New Zealand? Yes po, residente na po kami dito sa New Zealand. Okay. So kaya ko po tinatanong, Ma'am Michelle. Yes po. Why is it important for you na makalahok po sa eleksyon dito sa Pilipinas, gayong hindi naman kayo uuwi na dito sa ating bansa at maninirahan na po kayo sa iba pang bansa? So question ko lang po is why is it so important for you to participate in this particular election? Hindi pa kayo nakaboto previously. Why this election? Kasi po nandiyan din po yung mga kapatid ko, yung pamilya, yung parents ko, at saka yung mga pamangkin ko. Of course, yung mga pamangkin ko maliliit pa, and I want them to have good opportunity, good future. Siyempre, magkakaroon lang po yan kung maganda yung gobyerno natin, yung pamamalakad sa ating gobyerno. Kala ko naman sasabihin ni Michelle, I want my nephews to have a good future. That's why I want them to come over here to Auckland. kaya pala, partner. Choice po nila yun. You still care about the country because your dependents or your relatives are still back here, di ba? In the Philippines. Opo. Mm-hmm. Do you have kids, Ma'am Michelle? Opo, meron po akong dalawang anak. Ayun. So they'll be growing up as Kiwis. That's it. With Filipino values po. With Filipino values. Yun ang importante. You know, naging mainit, Ma'am Michelle, ano, itong campaign period na to. Nakita nga natin, may mga supporters naglilipatan na ng kampo eh. Pagkatapos, may mga nananawagan pa mga kandidato sa kapwa nilang kandidato. Withdraw na kayo. Give chance to number three. Give chance to number four and five. Susundan mo ba yung mga ganon, Michelle? Opo. How do you feel about that, Ma'am Michelle, ha? Na nangyayari ito sa kampanya natin ngayon. First time ever na mangyari ito sa kampanya natin. Para yan, from a perspective ng isang overseas voter partner, di ba?
Para po sa akin, parang when you ask someone to withdraw, it's like you're showing fear. Para sa akin po yun, ah, you're showing fear na baka matalo ka ng ibang kampo kaya hinihingi mo na mag-withdraw yung grupo. Pero ang sa akin lang, meron po, matatalino tayong mga Pilipino. So, hayaan po natin ang bawat isa na mag-research. Magsaliksik po talaga sila at kilalanin po nila yung bawat kandidato. Leader na ibuboto nila.